Welcome back mga ka-MP. Isang magandang story na naman ang ibabahagi ko sa inyo na tiyak na kapupulutan natin ng magandang aral sa buhay. Saya ang pakiramdam kapag tayo ay mayroong matalik na kaibigan. Tunghayin natin ang kwento ni Chris at Lemar. Simula pagkabata, ay matalik na talagang magkaibigan si Chris at Lemar. Simula elementary hanggang high school, ay talagang palagi silang magkasama. Subalit hindi sila magkapareho ng estado sa buhay. Ilang pamilya ni Chris ay medyo nakaaangat at ang pamilya naman ni Lemar ay kapos sa mga material na bagay. Dahil sa kahirapan ng buhay nila Lemar, ay nakita niyang hindi siya kayang ipagtapos ng kanyang mga magulang kahit man lang sa senior high school. Kaya kinausap siya ng kanyang mga magulang na hihinto nga muna siya sa pag-aaral. Dahil medyo matatanda na ang kanyang mga magulang at hindi na nga nila kayang pag-aralin si Lemar. Naintindihan naman ito ni Lemar. Kaya kahit alam niyang ang pangarap niya ay nakasalalay doon, isinatabi niya muna ang mga iyon at tumulong na lang sa mga magulang. Samantala, ang kaibigan ni Lemar na si Chris ay nakapagtapos ng pag-aaral at naging isang guro. Kaya naman, talagang makikitang palaging may magagandang mga damit at mga gamit si Chris. Si Lemar naman ay nagtatrabaho sa isang maliit na restaurant kung saan kulang pa ang kinikita niya sa araw-araw para sa lahat ng kanyang pangangailangan. Ang masaklap pa dito ay nagka-problema ang restaurant na pinagtatrabahuhan niya dahil nalugi ito. Kaya kinakailangan magbawas ng mga tauhan at isa si Lemar sa mga workers na natanggal. Maluha-luha pa ang mga mata ni Lemar habang naglalakad papauwi sa kanyang inuupahang bahay. Hindi niya alam kung ano na ang kanyang mga gagawin. Makalipas ang ilang linggo, ay hindi pa rin nakakahanap ng trabaho si Lemar. Kaya naman pinaalis na siya sa bahay na kanyang inuupahan. Habang naglalakad si Lemar, iniisip niya ang mga pwedeng mangyari sa kanya kung sakaling wala siyang makitang trabaho at maging isang palaboy. Wala na siyang maisip na ibang matutuluyan kaya't naisip niya ang lumapit sa kanyang pinakamatalik na kaibigan na si Chris. Nang dumating siya sa bahay nila Chris, kinausap siya nito kung anong kailangan niya at bakit siya naparoon. Dito na sinabi ni Lemar ang kanyang kalagayan. Nakiusap siya sa kanyang kaibigan si Chris kung pwede nga ba siyang makituloy muna sa kanilang bahay. Pansamantala, handa naman siyang magtrabaho para man lang makabawi sa tulong ng kanyang kaibigan. Sa sinabi niyo ni Lemar, ay napangiti si Chris. Ha? O sige, basta pangako mo na pagtatrabahan mo lahat ng mga bagay na kakailanganin. Habang nakikitira ka dito sa akin, maliwanag ba? O naman pre. Masayang masaya si Lemar dahil hindi na siya mamumroblema pa ng kanyang matutuluyan. Ang pag-aakala ni Lemar na masaya at maayos na kanilang pagsasama ni Chris noong una ay mauuwi pala sa isang napakalupit na pangyayari. Noong mga unang araw ni Lemar sa bahay ng kanyang kaibigang si Chris ay okay naman ang lahat. Kakakain siya ng maayos at nakakatulog din ng maayos. Subalit makalipas lamang ang ilang linggo, biglang nagbago ang lahat ng kanyang mga naging nakasanayang kilos at saya sa loob ng bahay ni Chris. Hanggang sa isang araw, ay umuwi galing sa trabaho ang kanyang kaibigan. At mukhang may problema nga ito. Nang lapitan ito ni Lemar, ay sinigawan siya nito, pinagsabihang ipagtimpla siya ng kape. Sumamama ng loob ni Lemar nang sigawan siya ng kanyang kaibigan, ay hindi na lamang niya ito pinansin dahil nga nakikita na lang siya sa bahay nito. Hanggang sa unti-unti, lumalala ang pag-aabuso sa kanya ng kanyang kaibigan. Isang araw, napansin ni Lemar na walang ginagawa ang mga katulong sa bahay ng kanyang kaibigan. Napansin niya na siya lamang ang pinagtatrabaho ng kanyang kaibigan, kahit naisip niya na itanong ito. Ngunit nang tanongin niya si Chris, ay nagtaas ito ng boses. Oh, bakit? Ano, may problema ba? Huwag kang haarte-arte dito, nakikitara ka lang. Mula noon, ay mas lalo pang dumami ang trabaho ni Lemar at umabot na nga sa punto na hindi niya siya nakakatulog ng maayos. Kaya't naisip niya na umalis na lang at maghanap ng ibang matutuluyan. Nang magpaalam si Lemar sa kaibigan, ay wala namang problema dito at pinayagan naman siyang umalis at maghanap na lang ng bahay na matutuluyan. Kung paalis sa bahay ng kanyang kaibigan si Lemar, ay nag-iisip siya ng paraan kung paano siya makakakain
saan siya makakatuloy pansamantala. Simula noon ay hindi na sila muling nakita pa ng kanyang kaibigan at sa paglipas ng mahabang panahon ay nagsikap ng mag-isa si Lemar na kahit papano ay makaahon sa kahirapan. Hanggang sa nakapagtrabaho si Lemar sa ibang bansa at nakabalik dito sa Pilipinas. Nakapagpatuloy na rin siya ng sariling restaurant, bahay at magandang sasakyan. Dahil sa pagsisikap ni Lemar, ay nakaahon siya sa kahirapan ng kanyang buhay. Hindi siya makapaniwala na mararating niya ang ganitong kagandang buhay. Bumangaw ang pangalan ni Lemar sa iba't ibang lugar, kaya naman mabilis na kumalat ang kanyang pangalan at nakarating ito sa kanyang kaibigan. Isang araw ay pumunta ang kanyang kaibigan sa kanyang bahay para humingi ng tulong. Nakita ni Lemar sa gate ng kanyang bahay na tila hinang-hina na si Chris at humihingi ito ng tulong sa kanya. Masakit man para kay Lemar na maalala ang lahat ng pagpapahirap sa kanya ng kanyang kaibigan, ay hindi ito naging hadlang para hindi niya tulungan ito. Pinagamot ni Lemar ang kanyang kaibigan na mayroon palang hindi pangkaraniwang sakit. At awa naman ng Diyos, ay gumaling naman ang kanyang kaibigan si Chris. Sana yung storyang ito ay magbigay sa atin ng aral na huwag nating samantalahin kung ano man ang kalagayan ng nakakababa sa atin. Bagkus, tayo ay tumulong at alalayan sila upang hindi sila mawala ng pag-asa.